Kasama na sa panalangin ng mga magsing-irog ang mauwi sa kasalan ang pagmamahalan. Bahagi rin ito ng sagradong basbas para sa pagbuo ng isang masayang pamilya. Umaapaw ang tuwa sa aking puso sa mga sandaling ito. Papuri sa Panginoon sa kanyang walang hanggang kabutihan. Natapos ang mga paghahanda at 3 taon na away bati, pinili natin ang pinakamabuting desisyon. At ito ay ang pagkasundo sa pagtulog natin sa altar ng may kapal. Hamon nga lang, hindi lang ang mga gustong pigilan ang kasal, kundi maging ang nararanasang pandemya ng COVID-19. Kasama kasi sa nilalaman ng guidelines ng community quarantines ang pagbabawal muna ng mass gatherings at kasama rito ang kasalan. Limitado lamang ang bisita at bawal muna ang bonggang handaan. Guideline natin yun, no? Pero ako tingin ko, yung kasal, hindi mo mapipigilan ng pag-ibig. Oh, social. Bawasan na lang nila yung guests, or we will suggest yun nga, yung makakatipid pa sila. No? Pero social distancing, kailangan ma-observe. Bawal lang mass gathering eh. Yun ang bawal eh. Sa kabila nito, marami ang hindi nagpapigil at itinuloy pa rin ang yes I do sa harap ng altar. I'm Dionne Teologo Jr. And I'm Rodeline Halili Teologo. And we are the Teologo Couple. Kinasal po kami last April 6, 2021. Hi, I am Harvey Padunia Armeza. And my husband is Chad Dexter Armeza. We got married last March 19, 2021. Aminado ang ilang mga ikinasal sa gitna ng COVID pandemic na mahirap ang kanilang pinagdaanang sitwasyon. Pinago ang mga naunang plano at nag-adjust sa kung ano lang ang pupwede sa okasyon. Pati nga pagpili ng bisita at kasama sa seremonya, salang-sala para hindi masita. So nag-start po aming preparation ng wedding namin after ko nag-wedding proposal kay Mami last November 13, 2020. So nag-decide po kami after 4 months, kakasal po kami sa date ng April 6. Dahil ito po yung sineselebrate namin as anniversary noong kami pa ay magkasintahan. So napaka-importante po ng date na ito. So during our wedding po, wedding preparation, ang dami talagang mga bagay na pinagdaanan namin ngayong pandemic. Talagang sobrang nakakaba na iniisip mo na anong mangyayari kaya kasi malapit na talaga yung wedding. Talagang kinakabahan na kami kung matutuloy ba as planned yung wedding namin or ma-adjust yung date. Kasi parang iniisip namin na couple na kung matutuloy ba to, marami na namang pagbabago, maraming adjustment na gagawin. Yung reception namin is, ginawa na lang namin siya is dito sa bahay. Dahil sa civil wedding naman kami, so napag-desisyon na namin yung partner ko, yung parents ko na dito na lang namin siya ganapin sa bahay namin. Dahil na pandemic, so less lonely namin yung mga tao. Malaki pa rin ang pasasalamat ng mga ikinasal. Sabi nga nila, COVID ka lang, nagmamahalan kami. Isang patunay raw kasi na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa kung ano ang kailangang isakripisyo, kundi sa kung ano ang kayang ilaban para sa I do. Johnny and I would like to thank everyone that made our full wedding experience so memorable. To our family and friends, salamat po sa inyong tulong at suporta. Siyempre, papasalamat kami kay God dahil kahit pandemic is na-survive namin yung kasal namin, especially sa aming mga magulang, na sobrang namin na-appreciate yung mga tulong na ginawa nila para sa aming dalawa. Sobrang kong na-appreciate yun. Nito lamang Mayo, bahagi rin ng aktibidad sa bayan ng San Vicente, ang Yes I Do a Mass Wedding Activity. 15 pares ang nagpalitan ng masarap na oo at mga matatamis na halik. Nagpahabol pa nga pati sina lolo at lola mula sa Barangay Santo Niño. Hindi man pangkaraniwan ang ganitong kasalan mula sa nakagisnang kultura at iba pang seremonya, ang importante umano ay ang nilalaman ng bawat mga puso na busilak sa kanilang pangako. Na for richer or for poorer, for better or for worse, ang pagmamahalan ay together and forever. Cristel Dorado, Alpha News, Philippines.